So we are back again guys dito sa Video Love TV. So for today's video, may papakita ko sa inyo yung bagong ibon na naman natin dito sa loft natin, mga lapatids. And dito siya nakalagay. So may idea na kayo siguro kung ano yung nandyan. Then kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag na kalimutan mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod pa video. So araw-araw na nga tayo may random load giveaway. So link in the description na lang yon, mga lapatids. So kung ano nga ba yung laman nito, kung ano nga bang ibon to, then pakainin na rin natin yung ibon na to, mga lapatids. So alamin natin. Tara! Okay mga lapatids, so dito nga yung ibon natin, which is African Labbard mga lapatids. And finally sa atin na tong ibon na to. So kahapon dumating to mga lapatids, nung binablog natin sila Bansot, ay sila ano pala, sila Dagul, si Nognog at saka si Muli. So parang gayang-gaya na natin si Idol Madla mga lapatids. Meron na tayong manok dito, meron na rin tayong African Labbard, meron na rin tayong kapangalan ng ibon niya mga lapatids. So nagkataon lang yun mga lapatids na magaya yung mga pangalan ng kalapate dahil binasi ko lang naman sa appearance ng kalapate yung pangalan nila, kaya wala naman tayong ginaya talaga. So nagkataon lang na nagaya. So napansin ko kagabi yung mga pangalan nung kay Idol Madla is same ng pangalan nung sa atin. So ang kakainin niya ngayon mga lapatids itong ibon na to, yung African Labbard natin, is Serelac. So ayan. So Serelac yung kinakain niya. Tatakpa ko na live brand. So kabibili ko lang din kanina ng isang yung malaki. So ito kahapon lang to binili, yung nakapak. So bumili ako kanina ng ayan mga lapatids. So yung malaki yung binili ko. So ayan. So ito nga ibon, kukunin lang natin saglit. So nandito siya sa lalagyan natin. Hindi maigpit yung takip nito eh. Kaya puno ng butas yan mga lapatids, hindi naman masosobohin siya dyan. Then papel yung pinakalalagyan niya, tingnan niya mga lapatids. Yan papel yung pinakanilalagyan niya. So set lang tayo saglit ng pagkain niya. Then pagkatapos natin mag set mga lapatids, doon ko siya papakita sa inyo. So simple lang naman magtimpla ng patuka niya mga lapatids, ganito lang. So dito na lang tayo magtimpla. Ayan mga lapatids. Sasasalin lang tayo ng Serelac dito. So puro Serelac muna yung pinakakain natin mga lapatids. Pagka medyo nagkaedad na, doon tayo nagagawa ng hand-feed formula, yung may cheek booster. So ayan, medyo napadami nilagay ko, pero okay lang yan. Mamayang hapon ko papakain yung iba. Ayan mga lapatids. Tumubos sa tubig. So kunin ko lang injection. Ito yung ginagamit natin pang hand feed sa kanya mga lapatids. So simple simple lang, pakakatunaw nyo lang yung hand feed formula natin, which is yung ano nga, yung Serelac nga mga lapatids. Ayan mga lapatids, dagdagan natin konti tubig. Oops, sumobra. Ayan mga lapatids. So pagka natunaw nyo na yung Serelac, ganyan yung itsura nyan. So may kutsara nga pala to ah. Wait lang mga lapatids. Ito na lang. So simple simple lang naman yan mga lapatids. Mamaya makikita nyo, mabait masyado yung nakuha nating ibon. Saglit na saglit lang nga ano yan. So may schedule lang pakain sa gantong edad mga lapatids. So kada 3 hours kakain yung gantong ibon. So ayan nga si Brusco mga lapatids. So mukhang kulay blue siya. Ayan sa likod oh. So kagabi bumangon pa ako ng alas 11 para lang kumain to mga lapatids. Ayan. So ang ganda ng kulay niya oh. Kulay blue. So ngayon i-hand feed natin siya mga lapatids. So simpleng simple lang mag hand feed. Ayan, baba na natin tong ano na to, Serelac. So ayan, lalapit naman yan. Tingnan nyo mga lapatids. Lagay ko siya dito. Ayan, di makita.
Ayan, siya na lighting na niya, mga kapatid, si Brusco. Brusco! Brusco! Ayan, no? Galing mga kapatid, so tingnan nyo. Ayan mga kapatid, so madali lang pakainin yung gantong ibon. Sa unang araw lang mahirapan. So malakas kumain yung gantong ibon mga kapatid. Kada 3 oras kailangan niyang kumain para hindi siya mabansot. So itong hand-feed formula na to, good for 1 week lang tong Purong Cerelac. So maglalagay tayo ng chick booster pagka umidad na to. So ayan. Brusco. Ayan mga kapatid. So simple-simple lang siya. Then pagka ano, tinuturuan ko na rin siya ng walk recall. Brusco. Ayun no? Medyo sanay na siya mga kapatids. Kahapon ko pa siya ginaganto kada papakainin ko. Para masanay nga natin siya sa pre-flight. Then sila ano dito mga kapatids. Sila Muli at saka si Potpot kanina sinanay ko sa hand feed. So sa kamay ko sila pinakakain lagi. Ayan, pagka nandyan hindi ko sila pinakakain. Sa kamay ko lang muna sila pinakakain. Para masanay sa atin mga kapatids. Then si Potpot medyo mailap. Mahirap turuan mga kapatids dahil nadala nga kaka-handfeed natin. So sumobra tayo sa pag-handfeed sa kanya kaya yeah, medyo umilap siya sa atin, natatakot siya sa atin. Pero kaya pa naman natin siguro turuan yon. Tingnan na lang natin. So yan, subuhan pa natin si Brusco. So Brusco nga yung pinangalan natin mga kapatids. So bigla lang sumagi sa isipan ko yung pangalan nito. Brusco! Ayan. So pagka nagpapakain kayo mga kapatids hanggang sa tumigil siya, dun tigilan nyo na nun. Then pagkalipas ng 3 hours, magpakain kayo ulit. Brusco! Ayan mga kapatids. So tingnan nyo. Susubo niya yan. So wala akong mahanap yung syringe na 3cc or yung 5cc para siya para madaling magsubo, hindi na tayo ganyan ng ganyan. Ayan mga kapatid, so pasensya na, medyo naghinto yung pambidyo natin kanina. So pagka nga sanay na sila Muli na sa handfeed, doon na doon tayo magbablog about doon, yung paano sila matututo. So ayan, simple-simple lang naman tong sa labbird, madali lang turuan. Ayan o. So, 2 syringe lang mga kapatid, busog na siya. So medyo dadagdagan lang natin, tingnan niya. Then yung maedad nito mga kapatids, mahirap pakainin, masyadong territorial. So yung may kasamaan to kahapon mga kapatids, maedad sa kanya, halos lumilipad na nga rin. Nung paghawak ko, tumuka siya sa daliri natin mga kapatids, sobrang hapde. Dahil tingnan niyo naman yung tuka niya, kung gaano kalaki. So kuha lang tayo ng thumbnail natin mga kapatids. So ayan. Ay to mi. Ayan mga kapatids. Tapos ka. Gini agawa mo. Ayan, busog na siya mga kapatids. So ganun lang kadali tayo mag-handfeed kay Brusco. So ayan nga ang kulay niya. So sa mga nakakaalam ng mga kulay ng ibon or ng African labbird, pa-comment naman kung anong tawag sa kulay na yan. So kulay blue siya mga kapatid. So blue na parang violet na yung kulay niya sa sobrang dark. Nagiging parang violet na siya. So ayan, yung butchi niya is malaki na. Ayan o, lobon-lobon na. So it means busog na siya mga kapatid. So itong ang pugad niya mga kapatids is gawa sa ano? Gawa sa papel. So pinagugupit ko yung shoutout natin nung yung mga na-shoutout na natin, ginupit ko yung papel para hindi masayang. Then ayan mga kapatids. Then ito yung kutsara ngayon pa lang nakita. Yung panghalo natin ito. Ayan.
So, wala akong makitang kusot mga labatids, kaya ito na lang, nag-homemade, nag-handmade na lang tayo, or homemade na, na pugahan niya. So, ayan. Ayos naman. So, busog na si Bruce ko. Then, pagka ito, nasanay natin lumipad, ayos na ayos sa atin yun, mga labatids. Then, yan. Update ko kayo dito kay Pot-Pot saglit, habang nagpapahinga si Bruce ko. So, ito kanina, bagya lang silang nagsikain dahil nga katadating pa lang. Hindi pa kakain kaagad yan ng marami. Then doon sila si Pot-Pot. Sa tayo kay Pot-Pot saglit. So dito ayan oh, sakto sinusubuan pa si Pot-Pot. Di natin inabutan mga labatid. So yan. So si Pot-Pot kulang pa ng 4 na araw bago natin iwalay. So pag winalay natin si Pot-Pot, dito natin sila palalakasin. Dito nga sa stock cage muna natin sila ilalagay para iwas bugbog para hindi sila mabansot mga labatids. So yan mamaya ko ulit yan, pakakainin ko ulit sa kamay. So unti-unti lang natin pinakakain yung ano, yung mga ito dahil nga bagong dating sila, hindi pa sila sanay kumain sa gantong lugar. So sa lugar natin, hindi pa sila sanay kumain kaya medyo kinakabisado muna nila yung lugar. Then iba bukas, lalakas na silang kumain mga labatids. So si Muli, hindi natin pinakakain ng kasabay sila Nognog at saka si Dagol dahil nga hindi siya masasanay sa handfeed mga labatids. So si Muli, pag pinakakain natin si Muli is kukunin pa natin sa kamay natin pakakainin. Then ihiwalay muna natin doon sa kabila si Muli, doon natin pakakainin yung mga ano natin sila Dagol at saka si Nognog. So hanggang dito na lang to mga labatids. Ayan, natutulog na si si Bruce ko. So, shoutout naman tayo mga labatids. Yeah. Okay mga labatids. So, ito na nga yung mga nagpapa-shoutout. Then yung ibon na inano pinakita ko sa inyo kanina doon na sa loob. So, nakapahinga na. So, halos 4 hours na yung nakakalipas. Buhat tayo nung nag-video tayo. So, ang dami kong ginawa. Gumawa pa ako ng hand-feed formula para kay Bruce ko mga labatids. So, pinaghalo ko yung cheek booster at saka yung Cerelac. So, blender ko parehas yun para hindi mabansot si Bruce ko natin. Then, yan. Yung mga pang, yung ibon natin dito, yan, ang kapahingan na din. So, ito na yung mga nagpapa-shoutout. Then, yung mga, ano natin dito mga labatids, yung mga flyers natin. So, nagsilipad na yan kanina lang. So, kabababa lang. Ay, ito pa nga yung isa. So, di pa mapasok yung isa, mga labatids. So, ito na nga yung nagpapa-shoutout. Shoutout kay Regen TV. Shoutout kay Puloy Love TV. Shoutout kay DIY Love TV. Shoutout kay Bugoy Pigeon TV. Shoutout kay Pepong Love TV. Shoutout kay Pintada Love TV. Shoutout kay Andres Love. Shoutout kay Tres Marias Love TV. Shoutout kay JR Love TV. Shoutout kay Tito Bigno Love TV. Shoutout kay Rag Love TV. Shoutout kay Bijoman Love TV. Shoutout kay Dreamers Pigeon TV. Shoutout kay Dave Bartolome. Shoutout kay Jason Love. Shoutout kay Barako Love TV. Shoutout kay Asmar Love TV. Shoutout kay Roy GB Skywalker Love TV. Shoutout kay Koli Sisters. Shoutout kay Salin Obena. Shoutout kay Gemini D. Shoutout kay Yami O. Shoutout kay MM Love TV. Shoutout kay John Paulo Navarro. Shoutout kay Motopati Ride and Fly PH. Shoutout kay Sandy Pineda. Shoutout kay Mark Ronald Abon Malapit. So yun lang ay shoutout natin. So sa next video na lang ibang shoutout natin mga labatids. So yan, nakapahinga na yung mga ibon natin pati din sa Flyers Love. So congratulations sa mananalo dito and congratulations din doon sa nanalo doon sa nakakaang video natin. So hanggang dito na nga lang to mga labatids. Thank you for watching my vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Bye bye!